Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, may galap shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa video ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ang ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa yung host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito mga ka-action, mga ka-camping, no, may gusto lang po ako na i-share sa inyo. Abogado sa abogado na po ang labanan ngayon. Abogado ng bayan versus abogado nila. Abogado si dating Pangulong Duterte, abogado si Vice President Sara Duterte, pero himay-himayin po ang kanilang pananahimik at pagiging bahag ng buntot diyan sa pangyayari sa West Philippine Sea. At mapapakinggan po natin ang paghimay-himay. Walang iba kung hindi batas with attorney clerk ang abogado ng bayan. Sa hindi pa po nakapag-subscribe kay attorney clerk or batas with attorney clerk ang kanyang YouTube channel, highly recommended ko po yan. Dambuhala na po ang kanyang bahay. Pero alam ko dito sa ating 45k subscriber, baka may wala pa po nakapag-subscribe kay batas with attorney clerk Castro. Yun po yun mga ka-action. Highly recommended ko po ang YouTube channel niya. At maraming salamat po attorney clerk sa inyong pag-honor na magbigay ako ng komentaryo sa iyong mga video. At maraming salamat sa pagpagamit ng inyong video. Nang sa ganon, malaman man ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan ang iyong magandang paghimay-himay o magandang analysis ho, Attorney Claire. Maraming salamat po sa inyo. Ito po mga ka-action, nagbigay nga po siya ng kanyang komento o analysis dito sa pananahimik ni Sara Duterte ho mga ka-action. Ito po ha, mapapakinggan po natin. Huwag na po natin patagalin bago po tayo magtuloy-tuloy. Pakinggan po natin ang kanyang magandang analysis. Your Honors, in this venue, I announce my separation from the United States. America has lost me. I realign myself in your ideological flow, and maybe I will also go to Russia to talk to Putin and tell him that there are three of us against the world: China, Philippines, and Russia. It's the only way. Na po siya sa Zoom ngayon. Partner, magandang gabi! Yes, partner, magandang gabi sa lahat na sumusubaybay sa usapang mataas. Nandidinig mo ako, partner? Yes, loud and clear, partner. And of course, saya, partner. Good evening. Magandang gabi. Yan. Okay. Uh-oh. Yun nga, partner. Binabangkit ko nga kanina patungkol dun sa naging reaksyon ni Davao First District Representative Paulo Duterte sa mga kumikwestiyon kay VP Sara na kung bakit parang wala atang ano rito kibo o walang posisyon o hindi nagpapalabas ng statement kaugnay nga rito sa mga nangyayaring pambubuli sa ginagawang resupply mission ng ating mga Philippine Coast Guard dyan sa West Philippine Sea. Ginagawang pambubuli ng Chinese Coast Guard. Anong komento, partner? Okay. Ang sabi ni Congressman Kibuloy. Naging congressman na si Kibuloy. Ayan, ano? Ang sabi ni Congressman Paulo, it is not the job of the Vice President or the Secretary of the Department of Education to demonize China or any country to the for that matter. We can see this task in your assignment. Kasi sabi niya, uh,
the action of the Chinese, Davao City First District Representative Paulo Duterte said questions on the actions of Chinese vessels and the waterway should be directed to the architects of foreign policy, referring to the Secretary of National Defense and the Secretary of Foreign Affairs. Trabaho daw nila yon. At hindi yan, partner, sinasabi nga niya, kasama sa trabaho ng pangalawang pangulo at Secretary ng Department of Education. Okay. Yan? Yun ang sagot niya? Yun ang kanyang sinasabi. Ay, nako, partner. Napapasalamat naman ako. Sino yan? Si Congressman Paulo? Si Kong Paulo Duterte. Kapatid ng ating Paulo. Paulo. Hindi Kong Ibuloy, ha? Diba? Mali yun, ha? si Pastor yun. Si Pastor siya. Eh, buti naman siya nakapagsalita. Mm-mm. Diba? At least meron siyang mensahe. Mm-mm. Diba? Eh, si VP Sara, hanggang ngayon wala pa rin mensahe. Kasi, diba? Hindi nga daw trabaho yun pa. Hindi kasama yun. Sa kanyang mandate. Pala niya yung trabaho. So, bilang isang political leader, wala man lang sa say, hindi naman kailangan na yung maging trabaho niya eh. Mm. Diba? Hindi naman kailangan na siya yung maging Secretary of Defense, diba? Para siya ay magkaroon ng concern sa Pilipinas. Hindi na may order ang sheriff na hindi. Ah, sir, sheriff. Kita ang sheriff. Protection na lang namong. So, dito lang ba ipinapakita ni VP Sara ang tapang niya sa mga taong mas maliit sa kanya? Na kahit na nagpapatupad lamang yung sheriff ng desisyon ng korte, kinontra mo pa. Yung tapang na yan ang kailangan natin, sana, sa pagtuligsa sa karahasan ng China. Pero hindi mo na yata mailabas yan sa ngayon. Mahirap pamunuan ang isang bansang watak-watak kung ikaw ay walang paninindigan sa mga issues of national interest. Kailan may hindi mo ito mapagkakaisa. Kung ikaw ay nasa pwesto dahil isinusulong mo lamang ang iyong personal interest at interest ng ilang nagtataguyod sa iyo, hindi mo matatanaw ang pag-unlad ng bayan sa ilalim ng iyong pamumuno sa bayan na nagtitiwala sa iyo ng lubos. Bagkus, paghihirap at patuloy na pagkakawatak-watak ng bansa ang magiging bunga ng isang pamumuno ng walang paninindigan. Partner, tandaan natin, yung ibang mga bansa, yung ibang mga foreign na leaders ng ibang bansa, nagpakita ng concern. Ibang bansa, banyaga, hindi Vice President ng Pilipinas, nagbigay ng mensahe pabor sa Pilipinas at kinukondena ang kaharasang ginagawa ng China sa atin. Siya, Vice President pa man din, walang salita, walang makikitang anumang concern. Tapos sinasabihin ng kanyang kapatid, congressman pa man din, na hindi niya trabaho. So ano gagawin? Wala lang, pikit mata? Bakit? Dahil sinimula ng kanyang ama? Yung allegedly pagbebenta ng bansa? Sa pagbibigay ng kung ano-anong pabor sa China? I cannot go there even to bring the Coast Guard to drive them away. China also claims the property and he is in possession. Hindi ba niya alam na mayroon ng arbitral ruling dito? At ito ay pabor sa atin? At ang sinasabing kiniklaim ng China ay talagang sa Pilipinas? Alam niyang may desisyon. Pero anong sabi niya? Hindi ba ito ay just a piece of paper at pwedeng itapon sa wastebasket? Yan ang problema. Ipadala ko yung Marines ko to drive away the Chinese fishermen. I guarantee you, not one of them will come home alive. When she says I will fish, who can prevent him? And sabi ko naman, we will fish because we claim it. And sabi ko, please allow, because before that, they were driving away
our fishermen. Di ba inaabog nila? Kaya sabi ko, do not drive them away because the Filipinos are of the belief that they are also declaim it. Because there are already guided missiles in that island. And the fastest that they have installed there can reach Manila in 7 minutes. You want war? Eh, nasaan na yung matapang na salitang, if you destroy my country, I will kill you? Para saan ito? Get out of my city if you're doing drugs or other crimes. Because if you don't, I'll kill you. It is never wrong for a president to say that. Para sa mga maliliit na mga kababayan natin na napagbibintangang involved sa illegal na droga, hanggang doon lang ba ang mga salitang ito ni dating Pangulong Duterte? At minsan pang ninais na maging probinsya ang Pilipinas ng China? Yun ba yung dahilan kaya wala silang say? Diba? Ano mga concern ang gusto niyo ipakita? Lahat naman yata ng mga pro-China. Kung pro-China man sila, eh wala talagang say. Sa nangyayari ngayon. Diba? Kahit nga sinabi natin kagabi, pwede hinahanap natin si Sen. Robin Padilla eh. Mm-hmm. Wala rin eh. Diba? Hindi ko alam kung meron ang sinabi si Sen. Bato, si Sen. Bongo. Ngayon dati Pangulong Duterte, wala tayo nadidinig. Buti pa si Atty. Harry Roque. Umamin. Na may secret din na ginawa. Oh, si Pangulong Duterte. Oo, may agreement pala partner, no? Oh, doon pa lang. Sige, doon natin simulan. Secret deal. Diba? With China. Tungkol sa hindi pagdadala ng building materials. Oh, ikaw bilang anak, tatay mo yung concern. Wala kang say? Mm-hmm. Wala kayong say? Oh, bakit hindi niya itinay? Yung sinabi ni Atty. Harry Roque, oh, friendship naman kayo, di ba? Bitisara ni Atty. Harry Roque. Anong say mo? Totoo ba o hindi yung sinasabi ni Atty. Harry Roque? Bakit ganun? Porkit ano ba? Porkit hindi ka Secretary ng Defense? Wala ka ng say? Eh, bakit partner? Sa lahat ng okasyon ng China, may pabati si Bitisara. Fei Shang, Gao Xing, Qi, Xi Xiang, Chongku, Guojia, Zhu Xi, Xi Jinping, Chongku Zhu, Fei Lupin, Tashir, Huang Xilian, Hu, Chuanti, Chonghu, Gongmin, Jiri Zhali, Jingzhu, Chonghua Renmin, Gong Huguo, Shangli, Qi Shirsan, Chuanyin, Zhu Chuanti, Zhongku Ren Guoqing Kuaila. Happy National Day to the People's Republic of China. Xie xie da jia. Guoqi Renmin Ta Zhu Le. Zhongku Renmin Gong He Guo Zai Guo Zhu. Qi Shi Zi Nian Jin Zi Bie Shi Zai Jing Qi Ha Zhu Le Min Shan Han Rong Fan Min. 曲子揽清源 求年前有良年时前来观文希望文文前前残破望管心策别是灾能业毛衣业愁自坦清和年将关心腾年相抗破发展火退将阳者迎合新年发展明佑 杂合作有心甘情处在努力勤以苦加强我们两国欢喜擦场事我们台一情绪诸位主要为两国人民互惠互利贫且康庄在
Zhong Qing Yu, Luo Zaizi, Cai Piaofei Liu Ping Chuan, Ti Ren Min, Shan Qir Qin, Zhu Hao, Chong Hua Ren Min, Gong Ha, Guo Chang. Obligation niya ba yung bumati? In Mandarin pa man din? Parang hindi naman yata. Magsasalita about China, huwag ka na magsalita at all. Oh, kahit medyo mahirap talaga, nahihirapan siya. Ano to partner, no? Bigkasin yung mga salita. Pero talagang effort na effort, no? Sa sa ginagawa niyang pagbati in Mandarin. Tama ka, di ba? Effort na effort mag-Mandarin to please China. Hey to everyone. I convey my warmest wishes for a joyous and prosperous Lunar New Year to all, celebrating around the world, including our vibrant Filipino-Chinese communities and Chinese nationals in the Philippines. Congratulations to Ambassador Huang Silian and his team for organizing the embassy's celebration. May the Year of the Dragon, marked by its powerful symbol of strength and renewal, bring us all good health, success, and renewed hope. As we embark on this new cycle, let us seize the opportunity to strengthen our bonds, promote understanding, and work together towards a harmonious future for all. Mabuhay! Xin Yan Kuai La! Nong Li, Xin Yan Kuai La! And now, ano nangyayari ngayon sa atin? Diba? Tapos wakase? Tapos pagtatanggol ka pa ng congressman na kapatid mo, na nakapagsalita, ikaw hindi pa rin. Tapos sasabihin, hindi mo trabaho. Eh ano na lang gagawin nyo? O itong pagbibigay ng magandang mensahe doon sa basketball player, mas mahalaga ba kesa sa issue ng China? Nagpaabot ng liham si Vice Presidente Sara Duterte para sa dating Jose Rizal University player na si John Amores. Nagpabalik si Dex Agustini. Sa kabila ng samot-saring kaso at problema kinakaharap ng former GRU Heavy Bombers player na si John Amores, hindi niya inakalang isang liham ang kanyang matatanggap mula kay Vice President Sara Duterte. Sa isang picture na ipinost ni Amores sa kanyang social media account, ipinakita niya ang liham na ipinadala sa kanya ni Vice Presidente. Ayon sa kanya, ikinagagalak niya na makakuha ng ganitong klaseng suporta mula kay Duterte. Ibinahagi rin ni Amores ang tila'y isang excerpt mula sa nasabing liham. Pinaalalahanan nito si Amores na mas pagtuunan ng pansin ang mga aral na kanya napulot kesa ang epekto ng mga mapait na pangyayari na idinulot nito sa kanya. Idiniin din ni Amores na ipapaframe niya ito bilang paalala na sa kabila ng lahat ng pambabatikos na kanya natatanggap mula sa mga tao, ay may isang tao na magpapaalala na siya ay mahalaga. Matatandaan na nasangkot si Amores sa nangyaring insidente sa NCAA matapos niyang suntukin ng ilan sa mga players ng College of St. Benilde. Mula sa indefinite suspension, ay tuloy na rin tinanggal ng Jose Rizal University ang 23-year-old player sa kanila sports program. Naharap rin si Amores sa mga kasong isinampa sa kanya ng CSB players na si Jimboy Pasturan at Tane Davies, maging kay Mark Belmonte mula sa UP Fighting Maroons na nakaalitan niya rin noon sa Universities and Colleges Basketball League o UCBL. Dex Agustini, PTV Sports. Yung personal issue ni Pastor Kiboloy patungkol sa kanyang mga kaso, mas mahalaga rin ba kaysa sa pambubuli ng China sa Pilipinas? Mga kababayan, ako po ay nakikiisa sa panawagan ng pagpapairal ng batas at katarungan sa hinaharap na isyu ni Pastor Apollo Kiboloy at ng Sunshine Media Network Incorporated. Sa mga ginagawang pagdinig ay tila pinatawan na ng guilty verdict si Pastor Kiboloy kahit na nakabatay lamang ang pagdinig na ito sa mga paratang ng mga testigo na nagkukubli ng kanilang katauhan at hindi mapatunayan ang kredibilidad. Marami sa atin ang naniniwala na ang dinaranas ngayon ni Pastor Kiboloy ay isang pandarahas at hindi patas. Bukod sa hearing na walang pinatutunguhan, ay kabilang rin dito ang indefinite suspension ng broadcasting network na SMNI na isang issue ng media freedom. Hindi biro ang mga pangyayari at paratang na ganito. Nararapat lamang na babigyan ng patas na laban at sa tamang korte. Ika nga sa Mateo chapter 5 verses 11 to 12. Pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Magsaya kayo
at maggalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin ninyong inuusig din ang mga propetang nauna sa inyo. Sana po ay maging gabay natin ang mga bersikulong ito patungo sa kaginhawaan at mabigyan tayo ng tibay ng loob sa pagharap sa mga pagsubok, pagtitiis at pag-uusig ngayon. Lagi po tayong manalangin para sa hustisya at katotohanan. Justice and the truth cannot be achieved in trial by publicity, but by a day in court. Marami naman nga bang trabaho na hindi mo dapat tinatrabaho. Oh, di ba? No. Pero so, yung binabanggit mo, partner, ano yung, kasi nilinaw ni Attorney Harry Roque, yung agreement which called for Philippines to refrain from constructing and repairing installation in the area was non-binding and could not apply during President Ferdinand Marcos' tenure. Una-una, partner, ay sabihin ito ni Attorney Harry Roque na may deal with President, dating Pangulong Duterte. Yung talagang magiging binding yan, eh di binding niya kung gusto niya magiging binding yan sa panahon ni Pangulong Duterte. But not now. Ibang gusto natin eh. Alam mo naman, sundin pa natin kung ano yung gusto ni Pangulong Duterte para sa China. Diba? Meron tayong bagong Pangulo. Meron tayong bagong polisiya tungkol dyan. On the first part of the question, we have not rejected any proposals that China has made to us. But the premise is something that we question. And with that premise that China has made is that their territory is follows what is now described as a 10-dash line. This is not recognized by any country, any international body, certainly not by the Philippines. Our baselines have been well established for years now. We have the economic zone that China has already intruded upon, and until that premise that China has made in terms of all its discussions with the Philippines, then it's very difficult to see a way forward, because it is for myself, for example, as I always explain, when I took office, I took an oath to defend and support the Constitution of the Philippines. The first article of the Constitution of the Philippines is the article that describes and defines the territorial area, maritime and land-based territory of the Philippines. And it is my duty, I have no choice but to defend that, and we will continue to do that. Sige. Sige, partner. Si Angela Gonzaga, partner, isa, babasa ko yung iba. Si Universe, si Terry Sin, Aitin, Jojen, Popsicorn, Leo Panty. Nabati mo na ba ito kanina, partner? Yes, partner, oo. Wala pa ako. Diba? Okay, si Jose Rizal X, Isa Sigo, Asham. Okay, sa party na paano? Okay. Thank you ulit, kaya Freddy Arago, salamat sa pamilya niya. Hanggang sa susunod na Lunes. Nagkita't magkadinigan tayo. Uy, mag-ano po tayo ha? Mag-isip-isip po tayo kung ano mga dapat natin mabago for our own improvement and for God above. Okay? So hanggang sa Lunes, magkita't magkadinigan tayo. Ako po sa Tony Clay Castro, nagpapalala, huwag tulugan ang iyong karapatan. Mga kasama, samahan natin uli ang ating nag-iisang abogada ng bayan sa susunod na linggo. Happy Easter, everyone. Advance Happy Easter and have a blessed Holy Week sa ating lahat. Ingat po tayo sa biyahe, ha? So yun na ho mga ka-action, mga ka-gamping, no, napakinggan na po natin ang analysis na napakaganda ni Attorney Claire. Alam mo, sa lahat ng sinabi ni Attorney Claire ay napakaganda at sang-ayon po ako. Bilang isang Vice President ng Pilipinas, kung ang ibang banyaga nga ho ay nagbibigay o nagmamalasakit sa bawat panghaharas dyan sa West Philippine Sea, ay nagpapahayag ho sila ng kanilang saluubin. Ito pa kaya si Sara Duterte na Vice Presidente ng Pilipinas? Hindi naman natin sinasabi na ipagtanggol tayo ng pilitan. Yun lang yung sana ang hinihiling natin, na kahit kakiting lang naman Sara Duterte,
marinig lang namin ang iyong opinion. Pero bakit wala po kayo kahit kaunting opinion dyan? Pero kung yun nga yung sabi ni Atty. Pero kung may mga party-party sa China, ang bilis mo magbigay ng greetings, di ba? O pagbati. Anong klaseng Vice President mayroon tayo? Ito ba yung gusto ng mga DDS na susunod na presidente? E ngayon pa lamang nagpapakita na si Sara ng kanyang kahinaan na hindi niya kayang ipagtanggol ang Pilipinas sa mga dayuhan na pilit mang aagaw ng sarili nating bakuran dyan sa West Philippines. Ito ba yung gusto nyo magiging presidente ng Pilipinas? Diba? Diba napakasakit? Pero kung sa mga issue na about kay Kibuloy, anong ginawa ni Vice President? Pumunta siya doon para ipakita ang kanyang malasakit o suporta. Diba? Eh hindi naman yung trabaho din ng Vice President, diba? Oh. Si Attorney Lenny Robredo, balikan natin. Nung siya ay Vice President at Presidente si dating Pangulong Duterte, may mga panawagan din na nangyayari na pababain sa pwesto iyan si Digong. Pero nakita ba natin si Attorney Lenny Robredo na pumunta sa nasabing rally at makikisawsaw at manawagan din? Never po natin nakita si Attorney Lenny Robredo. Pero sa mga usapin na dyan sa West Philippine Sea, may sinabi si Lenny Robredo dyan. Pero si Sara, tulog, tahimik, iwan ko kung bakit. Diba? O yan naman talaga ang totoong senaryo na nakikita natin sa mayroon tayong Vice President ngayon. Diba? Kapag mga ibang bagay, ang bilis niya magkuminto. Diba? Pero kung problema na nga ng ating bansa, wala, tahimik, tamimi. Diba? Yan ba yung gusto nyong iboto sa susunod? Ngayon pa lang, habang malayo pa ang 2028 election, ngayon pa lang, basahin nyo ng maigi, i-analyze nyo ng maayos kung dapat ba siya ay maging presidente ng Pilipinas. Sa mga pinapakita niya ngayon, dyan na kayo magmulat sa mga taong tulong. Dyan sa mga supporters lang. Pero sa mga diehard at mga kapwa ko content creator ng mga DDS, hinding-hindi na po yan mamumulat. Ipagtatanggol ho nila kahit alam naman nilang mali. Dahil iniidolo ho nila yan. Yun yung sinasabi natin na bias. Ayaw nilang makinig sa iba. Gusto nila palaging tama ang kanilang iniidolo. Yun ang bias ng mga content creator. Diba? Tayo po, pantay po eh. Diba? Eh kahit nga po ako solid na kakamping, pero tuwang-tuwa po ako kapag may ginagawang Administrasyong Marcos para sa bayan. Diba? Pero kung wala naman, pero kung may mga bagay po na hindi ko maintindihan at kailangan ko magboses, magbuboses po ako. Diba? Dahil ako itong hindi bias na content creator na nagbibigay ng reaction at komentaryo sa bawat vlog. Diba? O, kahit si Attorney Lenny Robredo, uulitin ko naman. Kahit solid line ako, kapag may makikita akong mali o hindi ko magustuhan, magbibigay ako ng opinyon ko. Kukundinahin ko. Di ba? Dahil ang pinaglalaban natin dito, ang katotohanan. Di ba? So yun lang, mga ka-action, mga kakamping. Simple lang. Sa mga taong tulog dyan, sa mga supporters lang dyan, panahon na para mag-analyze kayo ng mga bagay-bagay. Kung sino ang karapat dapat na iboto nyo sa susunod na 2028 presidential elections. Yun lang po ang ma-share ko sa inyo. Once again, maraming salamat sa inyong Attorney Claire. Thank you so much po. At sa inyong co-host na si Sir Rod. Mabuhay po kayo. So yun lang ho, mga ka-action, mga ka-camping vlogging, share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas, at Mindanao, all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.